Biglang nagising si Samantha mula sa malalim na pagkakatulog. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas para kumuha ng tubig sa may kusina. Bakit tila kinabog ng malakas ang puso niya? Pagkatapos ay mabilis na rin siyang bumalik at sinilip ang tulog na anak niya. Akmang babalik siya mula sa pagkakahiga nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Edward ang tumatawag. "Hello?" sagot niya dito. "Samantha." Kinakabahang sabi nito. "Edward, bakit?" Sinawarin at Cindy. "Nandito sila sa ospital ngayon. Naaksidente sila kanina habang papauwi pagkatapos kayong maihatid." Bigla naman niyang naitakip ang isang kamay sa may bibig niya at mabilis na tumulo ang luha sa mga mata. "Edward, anong balita? Okay lang ba sila?" Kinakabahang tanong niya. "Hindi pa namin alam. Nasa may operating room pa rin silang dalawa." Kinakabahang sagot nito. "Tinawagan lang kita to let you know." "Sige, saang ospital? Pupunta ako." Determinadong sabi niya. Nang sabihin nito ang ospital ay mabilis siyang nagbihis at binili na ng kapatid na bantayan ang anak niya. Habang nakasakay ng taxi ay matindi ang panalangin niya na sana ay walang anumang masamang nangyari isa man sa mga ito. Habang papasok sa ospital ay parang naaninag niya si Andrew pero mabilis din itong nawala sa paningin niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Pero naputol ang pag-iisip niya nang makita si Edward. "Samantha!" Tawag nito sa kanya. "Edward, anong balita?" Kinakabahang tanong niya. "Nakalabas na si Cindy mula sa operating room. Pero si Warren, inandun pa rin sa loob." Seryosong sabi nito na nagpahina ng mga tuhod niya. Agad naman siya nitong inalalayan paupo. "Diyos ko, wala naman po sanang masamang mangyari kay Warren." Impit na dalangin niya. Naghintay pa sila ng mahigit 2 oras bago lumabas ang isang naka-all green na lalaki. Ito siguro ang doktor doon. "Are you the relatives of Mr. Santillan?" tanong ng doktor sa kanila. Kaagad naman silang tumango. "According sa nakita namin, nagkaroon siya ng mild head trauma. Dahil dito nagkos ito ng lacking of oxygen sa brain niya. Medyo hindi pa kasi naging maganda ang pagkakatama ng ulo niya sa kanyang sasakyan. But after 2 hours, ililipat na rin namin siya sa regular room." Paliwanag ng doktor. "How about his wife, Doc?" Alalang tanong ni Edward. "Well, good thing is wala namang major injury ito. Nothing to worry about." "Paano, maiwan ko na muna kayo?" Paalam ng doktor sa kanila. Matapos silang makapagpasalamat ay umalis na rin ito. "Edward, okay lang si Warren, hindi ba? Hindi naman malala iyon, hindi ba?" Umiiyak na sabi niya kay Edward. Mabilis naman siya nitong niyakap. "Shh, don't cry. Magiging okay din ang lahat." Ngiti nito sa kanya. Matyaga silang naghintay ni Edward sa labas ng recovery room. Habang si Cindy naman ay hindi pa rin daw nagigising ayon sa mami nito. Pagkatapos ng mahigit 2 oras ay inilabas na nila si Warren. May benda ang ulo nito at marami rin itong sugat sa mga braso. Pati mukha nito ay may mga sugat at bugbog din. Nagtataka nga siya kung bakit tanging si Edward lang ang kamag-anak na naandoon sa ospital. Wala na ba itong mga magulang o ibang kamag-anak? "Samantha, okay lang ba kung tingnan mo muna saglit si Warren? Titingnan ko lang si Cindy sa kabilang kwarto. Don't worry, darating na rin yung private nurse na magbabantay sa kanya." Paliwanag nito. "Oo naman, Edward. Wala naman yung problema sa akin." Nang umalis ito ay mabilis siyang lumapit sa tabi ni Warren at dahang-dahang hinawakan ng isang kamay nito. "Warren, magpalakas ka ha. Pangako ko sa iyo. Basta gumising ka lang dyan. Hindi ko na ipagpipilitan pa sa iyo ang anak natin. Kung hindi mo siya kayang matanggap, sige, kahit masakit itatanggapin ko na. Alam ko, kakayanin mo ito." At tuloy-tuloy na naglandas ang mga luha niya sa mga mata. Halos isang buong araw siyang naghintay sa paggising nito, pero hindi iyon nangyari.
Nang bumalik si Edward ay nagpaalam muna siya rito. Kailangan na muna niya umuwi sa anak niya. Pero nangako naman siya na babalik ulit siya. Nang nakauwi ay kaagad niyang niyakap ang anak at umiyak. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ko na yata mabibigay pa sa iyo na makilala mo ang tatay mo. Hayaan mo, marami naman kaming nagmamahal sa iyo. At mahigpit itong niyakap. Pagdating sa kwarto ay muli siyang nagdasal. Sa mga panahong ganito ay tanging dasal lang ang makakapitan niya. Gaya ng isang araw ay sinubukan niya ulit na tawagan si Andrew. Pero bigo pa rin siya. Kaya minabuti na lamang niyang mahiga at magpahinga. Pero ilang oras pa lamang siyang nakakatulog ay biglang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya ito ay napakarami na palang missed call ni Edward sa kanya. Bigla siyang pinawisan ng malamig. Ano kayang nangyayari? Thanks God, you already answered it, Samantha. Bakit, Edward? May... Pero nabitin ang sasabihin niya nang makarinig ng isang ingay. Edward, ano iyon? Please, Samantha, come here as quickly as you can. Kanina ka pa hinahanap ni Warren. Ha? Bakit akong hinahanap niya? Naguguluhang ang tanong niya. Mamaya na kita sasagutin, basta go here faster. Nagmamadaling sabi nito at mabilis na nitong pinatay ang tawag nang makarinig ng tila nabasag na bagay. Mabilis naman siyang nagbihis at nagpaalam sa kapatid. Kinakabahan siya. Ano bang nangyayari doon? Nang nasa may labas na siya ng pinto ng kwarto nito sa ospital, ay napatigil siya dahil naririnig niya ang mga sigaw ni Warren. Give her back to me! Damn you all! Get out! Nang buksan niya ang pinto, ay nagulat siya sa eksena. Pinupulot ng isang nurse ang mga nakakalat ng mga gamot sa sahig habang umiiyak. Si Edward naman ay nakatayo sa tabi nito at tila pinipigilan ito. Warren! Mahina ang bulong niya pero kaagad itong napatingin sa kanya. Samantha! Kita niya ang galak sa mga mata nito. You're here! Come here! Tawag nito sa kanya. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa higaan nito. Nang ganap na makalapit ay hinila nito ang isang kamay niya. Dahilan para mapayuko siya rito. Mabilis naman siya nitong niyakap. Wife, you're already here. Please don't leave me ever again. Warren, what are you talking about? Your wife is on the other room. Si Cindy ang asawa mo at hindi si Samantha. Galit na sabi ni Edward. Who are you? Takang tanong ni Warren. What? I am asking you, who the fuck are you? Are you here to take away my wife? Galit na sigaw dito ni Warren habang nakahiga. What game are you playing now, Warren? Akmang uupo ito pero mabilis niyang pinigilan. Please, Warren, makinig ka, okay? Hindi ako ang asawa mo. Seryosong sabi niya rito. What? Galit na sigaw nito. Niloloko mo ba ako? Lalaki mo ba yung lalaki na yan, Samantha? You are my dumb wife! Sigaw nito. Warren, please, makinig ka naman. Naputo lang sasabihin niya nang mabilis nitong pinaguhugot ang dextrose na nakakabit dito. Let's go home. Uuwi na tayo. Pero mabilis itong nahawakan ni Edward. Warren, what is happening to you? Sigaw ni Edward dito. Dahil doon ay tuluyan na itong nagwala. Mabuti na lang at mabilis nang dumating ang doktor at tinurukan ito ng pampakalma. Ilang sandali lang ay mabilis itong nakatulog. Doc, what is happening to him? Mabilis na tanong ni Edward. I think he is having a short-term amnesia. Mabilis na sagot ng doktor sa kanila. Anong ibig niyong sabihin, Doc? Hindi niya na ba kami naaalala? In Mr. Santillan's case, he only remembered the person he wants to remember. But don't worry, hindi ganoon katagal ang epekto nito. Maybe how many days, or weeks, or months, but not that long. Kusa pa rin babalik ang alaala nito. Pero ano po bang dapat namin gawin para mas mapabilis na bumalik ang alaala niya? Singit na tanong niya.
Don't force him to remember the things you want him to remember. Just go with the flow para hindi rin matrigger ang brain niya. Pero unti-unting ipaalala niyo sa kanya ang lahat, pero huwag niyo siyang biglain. Pagkatapos noon ay umalis na rin ang doktor. Kaagad naman siyang hinila ni Edward sa may kusina ng kwarto ni Warren para kausapin. What are your plans? Seryosong tanong nito sa kanya. Naguguluhan siyang napahilamos sa muka. Sa totoo lang ay hindi niya alam. Samantha, Warren knows that you are his wife. Dinig niya ang galit sa boses nito. Naguguluhan ako, Edward. Hindi ko rin alam. Paano kapag nalaman nito ni si Indy? Malaman ng ano? Sabay silang napatingin sa nagsalita at kitang-kita nila ang seryosong mukha ni Cindy habang nakaupo sa may wheelchair at tulak-tulak ng isang nurse. Nang hindi sila magsalita, ay mabilis na pinaalis nito ang nurse. Edward, ano ang kailangan kong malaman? Galit na tanong nito. Dahan-dahan namang lumapit si Edward dito at umupo sa harap nito para magpantay ang mukha nila ni Cindy. Cindy, sasabihin ko sa iyo, but please promise me not to make a scene. Malumanay na sabi ni Edward dito at hinawakan ang dalawang mga kamay nito. Masama muna siyang tiningnan nito bago muling bumaling kay Edward. What is it? Warren has a short-term amnesia. Seryosong sabi nito sa babae. Kita naman niya ang gulat sa mga mata nito. What? Are you saying that he doesn't know us? Iritang sabi nito. Well, he doesn't know me. But I am not sure if he still remembers you. What? Are you fucking kidding me? I am his wife. Of course, he will remember me. How about this lot? Galit na tukoy nito sa kanya. Cindy, your mouth. Galit na sita ni Edward dito. What? I am just stating a fact. Come on, answer me. Does he remember her? Tas kilay na tanong nito kay Edward. Matagal muna itong tinitigan ni Edward at napabuntong hininga bago sumagot. Yes, Cindy. At ang buong akala ni Warren ay si Samantha ang asawa niya. Mahinahong sabi nito. What? Galit na sigaw nito. Are you kidding me, Edward? Do you think it's funny? Sigaw nito. Cindy, please listen to me. Ang sabi ng doktor ay hayaan na muna raw natin. No fucking no way! Bakit ko naman ipapaubaya ang asawa ko sa kanya? Para ano? Mabigyan siya ng pagkakataon na landiin ito? No! Hindi ako papayag! Hysterical na sabi nito. Mabilis naman itong inawat ni Edward. Siya naman ay napapaluha lang at walang maapuhap na salita dahil maging siya ay nagugulat pa rin sa mga pangyayari. Cindy, please. Baka magising si Warren at magwala ulit. Binigyan lang siya ng pampakalmo ng doktor kanina. Awat pa rin ni Edward dahil akmang tatayo pa ito mula sa wheelchair. Get out! Umabas ka rito sa kwarto ng asawa ko. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo rito, layas! Sigaw nito sa kanya. Pero nagulat silang tatlo nang biglang marinig ang pagsigaw ni Warren. Mabilis silang nakalapit dito habang si Cindy naman ay tulak-tulak ni Edward. Babe! Salubong ni Cindy nang mas ilapit ito ni Edward kay Warren. Matagal muna itong tinitigan ni Warren bago nagsalita. Who are you? Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Cindy. Babe, it's me Cindy, your wife. Bigla namang napangisi si Warren dito. Are you kidding me? My wife is right there. Turo nito sa kanya na agad naman niyang ikinayuko. What are you talking about, babe? I'm your wife. We have a daughter, right? Daughter? Kunot noong sabi ni Warren, pero kaagad din itong napangiti. Ah, yeah. You are right. My wife Samantha and I has one daughter. My beautiful Wendy. At kumislap pa ang mga mata nito. How dare you? Warren ako ang asawa mo at hindi ang malanding iyan. At si Wendy, ako ang nanay niya. Galit na sabi ni Cindy. What?
Don't you dare call my wife in that name. Who are you? I don't even know you. So can you just please get out? Singhal nito kay Cindy. But Warren, she's telling the truth. Cindy is your wife, not Samantha. Galit na sabi rin ni Edward dito. Kunot noon naman itong binalingan si Edward. You too. I told you a while ago that I didn't know you. Lumabas kayong dalawa rito sa kwarto ko. Labas! Sigaw nito at bigla nitong hinawakan ng ulo at sumigaw. Ah! Warren! Mabilis naman siyang napalapit dito. Baby, paalisin mo sila please. Hiyaw nito. Matagal siyang tinitigan ni Cindy. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Samantha. Magbabayad ka! Gulong-gulo na si Samantha sa mga pangyayari. Hindi niya na alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Naaawa rin siya kay Cindy dahil ito ang tunay na asawa ni Warren. Pero hindi siya nito maalala. At isa pa, may anak ang mga ito. Baby, I want to go home. Biglang sabi ni Warren nang nagpabalik sa ulirat niya. Warren, bakit mo ba yun ginawa kay Cindy? Malumanay na sabi niya rito. Because that is the truth. Seryosong sagot nito. Alam mo hindi totoo yan. Si Cindy ang asawa. No, you are my wife. Nakalimutan mo na ba? We got married. Putol nito sa sasabihin niya. Kung hindi lang ito nagkaroon ng short-term memory loss, ay iisipin niyang seryoso ito sa sinasabi dahil seryosong seryoso ang mukha nito. Magpahinga ka na muna. Nakakasama sa iyo ang sobrang pag-iisip. Iwas niya rito. Akmang tatalikod na siya nang bigla nitong hulihin ang isang kamay niya. Don't you love me anymore, baby? Warren, ano ba yung sinasabi mo? Kinakabahang sagot niya. I've been longing for you for so long, Samantha. Pero naputo lang anumang sasabihin nito nang bigla itong tumitig sa mga kamay niya na tila may hinahanap. Napakunot noon naman siyang napatingin dito. Warren, bakit? Where is your ring? I said, where is your ring? Our wedding ring. Tila biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Warren, matagal ko nang itinago iyon. Hindi ko naman. Pero naputo lang sasabihin niya nang mahigpit nitong hinawakan ng pulso-pulsuhan niya. Hindi mo sinusuot para isipin nilang wala ka pa rin asawa? Ganun ba? Biglang nagdilim ang mukha nito. Warren, ano ba nasasaktan ako? At pilit hinihila ang isang kamay niya. I want you to fucking wear that everywhere you go. At huwag mong tatanggalin. Sigaw nito sa kanya. Warren, please, nasasaktan ako. At unti-unti nang tumutulo ang mga luha niya. Bigla naman itong natigilan at naramdaman niyang unti-unting lumuluwag ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. I'm sorry, baby. I didn't mean to do that. At mabilis siyang hinila payakap. Mabilis din naman siyang yumakap dito para kumalma ito. Ilang minuto rin sila sa ganoong pwesto nang makaramdam ng pangangawit. Nang tingnan niya ito, ay payapa na itong natutulog. Nanatili pa siya roon ng ilang oras bago nakapagdesisyong umuwi. Ibiniling niya na muna si Warren sa private nurse na naroroon. Nang nasa labas na siya ay nagulat siya nang may biglang humila sa isang braso niya. Ang galit na mukha ni Cindy ang bumungad sa kanya. Anong ginawa mo sa asawa ko? Cindy, dapat nagpapahinga ka pa, wala kang pakialam. Hindi mo ba alam nang dahil sa ginagawa mo ay lalo mo lang pinalalala ang lahat? Cindy, sa maniwala ka o sa hindi, wala akong intensyon na agawin si Warren mula sa'yo. Seryosong sabi niya rito. Walang intensyon? Walang intensyon? Ang kapal ng mukha mo! At mabilis siya nitong nasampal. Kung wala kang intensyong manggulo, una pa lamang hindi ka na sana bumalik pa rito. Galit na sigaw nito. Gusto ko lang namang makilala ng anak ko si Warren, pero wala akong balak na agawin siya sa'yo. Pero nagulat siya sa susunod nitong ginawa. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya at umiyak. Hinawakan din ito ang magkabila niyang mga kamay.
Nakikiusap ako sa'yo. Ina ka rin kagaya ko, kaya alam kong naiintindihan mo ako. Hindi ko kakayaning mawala si Warren sa amin ng anak ko. Please, Amanda. Tigilan mo na kami at huwag ka na sanang magpapakita pa. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kita. Kayong dalawa ng anak mo. Just please, hayaan mo na kami ni Warren. Bigla siyang napatitig at natigilan dito. Oo, tama ito. Ina rin siyang kagaya nito at nararamdaman niya ang nararamdaman nito. Kung tutuusin ay hindi naman talaga siya dapat na naando doon. Sila ang tunay na pamilya ni Warren, kaya sila ang dapat nakasama nito. At ilang sandali lang ay babalik na ulit ang alaala nito at maaalala na nito ang lahat. Hindi, tumayo ka na. At pilit niya itong pinatatayo dahil nakakaagaw na rin sila ng atensyon. No, I will not get up hanggang sa hindi ka nangangako sa akin. Iling nito sa kanya. Malalim siyang napabuntong hininga bago tumango. Sige na, tumayo ka na. Sabi niya rito at lalo siyang nagulat nang bigla itong tumayo at yakap siya. Pumayag ka na ha, huwag mo na sanang sisirain ang salita mo. Masayang sabi nito at mabilis na itong tumalikod para iwan siya. Hanggang makauwi sa apartment ay parang lutang pa rin siya. Pero siguro nga ay tama naman ang desisyon niya. Nang nakauwi ay tulog na ang anak at kapatid niya. Nakangiti niya ang mga itong pinagmasdan. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang kwarto para magayos ng mga gamit nila paunti-unti. Nakapagdesisyon na siya. Babalik na siya ng Palawan. Sapat pa naman ang pera niya para makakuha sila ng tiket pabalik. Halos 2 araw na rin ang nakalipas nang mag-usap sila ni Cindy. Laging tumatawag sa kanya si Edward pero minabuti niyang huwag na itong sagutin para hindi na lamang siya makatanggap ng anumang balita tungkol sa mga ito. Nakakuha na rin siya ng tiket at 2 araw na lang ay aalis na sila. Gabi noon at malakas ang ulan. Isasara na sana niya ang pintuan nang makarinig ng malalakas na katok. Kaagad siyang napakunot noo. Sino naman ang kakatok sa kanila ng ganoong oras? Marahan niyang binuksan ang bintana para silipin ang kumakatok. Pero halos manlaki ang mga mata niya nang makita si Warren na basang-basa habang nakasuot pa rin ng hospital gown. Mabilis niyang binuksan ang pinto at pinapasok ito. Nanginginig pa ito dahil sa lamig. Warren, ano bang ginawa mo? Bakit basang-basa ka? Alalang sabi niya rito at binalutan ito ng tuwalya. Bigla naman itong tinanggal ang tuwalya at mabilis siyang niyakap. I miss you, Samantha. Warren, mainit ka. Gulat na sabi niya nang maramdaman ang balat nito. Mabilis niya itong hinila sa may kwarto at ikinuha ng malaking t-shirt niya. Kailangan mong magpalit ng damit. Nagulat naman siya nang bigla nitong itaas ang 2 kamay nito. Kunot noon niya lang itong tinitigan. I want you to remove my clothes. Seryosong titig nito sa kanya. Wala siyang nagawa at unti-unting tinanggal ang hospital gown nito. Halos mapalunok siya nang makita ang katawan nito. Mabuti na lang at may suot pala itong short. Dahan-dahan niyang pinunasan ang katawan nito at tila sinisilaban siya dahil daman niya ang titig na titig ng mga mata nito sa buong mukha niya. Mabilis niya itong binihisan at lumabas. Halos kumabog ang puso niya. Kinuha niya ito ng mainit na tubig at bumalik sa kwarto. Inumin mo iyan para may masmasan ka. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka ba sa ospital? Hindi ito nagsalita at tumitig lang sa kanya. Warren, hindi mo ba alam na hindi mo dapat iyan ginawa? Tiyak na nag-aalala sila sa iyo ngayon. Baby, please, not now. I'm not feeling well. Mahinang sagot nito. Halika, iyahatid kita pabalik ng ospital. No, don't you dare do that. At walang pakialam itong humiga sa may kama niya. Warren! Tawag niya rito. Pero biglang tumunog ang cellphone niya. Kita naman niyang si Edward ang tumatawag. Pero bago niya pa ito makuha sa may side table, ay kinuha na nito ni Warren at sinagot. What do you want?
Nagulat siya sa biglang pagsigaw nito. No! Wag na wag kang pupunta dito. Pwede ba, Edward? Leave me alone and don't you ever call my wife again. Sabi pa nito at padabog na binaba ang tawag at pabagsak na inilagay ang cellphone niya sa may side table. Warren, they are looking for you. Kailangan mo na umuwi sa pamilya. Yes, I know. That is what I am doing right now. Going back to my real family. Seryosong titig nito sa kanya. Warren, huwag naman matigas ang ulo. Samantha, please. Pwede ba bukas na lang tayo mag-usap? I am not really feeling well. At mabilis na ulit itong humiga at nagkumot. Kita niya pa ang bahagyang panginginig nito. Mabilis naman niya itong nilapitan at muling sinalat. Warren, ang init mo. Halika na sa ospital. Alalang sabi niya rito. Pero imbis na magsalita, ay mabilis siya nitong hinila pahiga at mahigpit na niyakap. Just for tonight, please Samantha. Remove all your worries. Mahinang bulong nito sa kanya. Damang-dama niya ang init ng hininga nito. Mabilis din siya nitong hinila paharap sa kanya at mabilis na hinawakan ang magkabilang mga pisngi niya. I love you, baby. At mabilis siyang binigyan ng halik sa labi. Can you hug me tight, please? Nilalamig kasi ako. At ramdam na ramdam nga niya ang panginginig nito. Mabilis naman niya itong niyakap ng mahigpit. Bakit tila nakaramdam siya ng kapayapaan sa piling nito? I wish we can stay like this forever. Bulong pa nito sa kanya. Hindi na siya muling umimik pa. Hanggang hindi niya namalaya na unti-unti na rin pala siyang iginugupo ng antok. Nagising siya nang maramdamang lalong lumalakas ang panginginig ni Warren. Inaapoy na ito ng lagnat. Mabilis siyang kumuha ng malaking jacket at pinasuot dito. Napakalakas pa kasi ng ulan, kaya lalong dumagdag ang lamig. Dinagdagan niya rin ang kumot nito. Mabilis siyang lumabas para kumuha ng cold compress. Pero bago iyon, ay sinilip muna niya ang anak. Masarap ang tulog nito habang yakap-yakap ng kapatid niya. Nang silipin ang orasan ay 2:00 pa lang na madaling araw. Kaagad niyang nilagay sa noo ni Warren ang cold compress na kinuha niya. Samantha, don't leave me please. Biglang sabi ni Warren habang nakapikit ito at pilit na kinakapa ang higaan niya. Warren, nandito lang ako. At hinawakan niya ang kamay ni Warren. Dahan-dahan namang nagmulat ang mga mata nito at mabilis siyang hinila pahiga. Huwag mo na ako iiwan ha, Samantha. Promise me. Pati mga mata nito ay nakikiusap. Bigla naman siyang tumango. Oo, Warren, magpahinga ka na. Pero naputo lang sasabihin niya nang bigla siya nitong halikan ng mariin at dahan-dahan siyang dinaganan. Warren, may sakit ka. Sabi niya sa pagitan ng mga halik nito. Mabilis naman itong tumigil at seryoso siyang tinitigan. I know, you are my medicine. At mabilis na naman siyang hinalikan nito. Damang-daman niya ang init ng katawan nito. Bumaba pa ang halik nito sa may leeg niya. Warren, baka lalo kang magkasakit. Pigil niya rito. Pero pinatong nito ang isang daliri nito sa may bibig niya. Shh, I told you, you are my medicine. Halos mapaliyad siya nang maramdaman ng mainit itong palad sa may loob ng t-shirt na suot niya. Mabilis nitong natanggal ang t-shirt niya at nahantad sa mga mata nito ang 2 malulusog niyang dibdib. Why you are not wearing a bra? Iritang tanong nito. Dahil gabi na at matutulog na ako. Seryosong sagot niya. Never ever do this again. Paano pala kung hindi ako iyang kumato kanina? Eh di nakita na nila ang mga bagay na ako lang dapat ang nakakakita. I hate that. Inis na sabi nito bago bumaba ang mukha nito sa isang dibdib niya at mabilis na sinupsok ang tuktok niya. Damang-daman niya ang napakainit na bibig at dila nito. These are for my eyes only and these are only mine. At mabilis na sinupsok pa ang isa. May kasama pang tunog ang pagsipsip nito na lalong nagpapadagdag sa init ng nararamdaman niya.
Warren. Bumaba pa ang halik nito sa may tiyan niya. Pababa sa may pusod niya hanggang sa may puson niya. Napapaliyad siya ng dilaan nito ang puson niya. Napakainit kasi ng dila nito at ng hangin lumalabas mula sa bibig nito. Dahan-dahan itong ibinaba ang short at panty na suot niya at pinaghiwalay ang magkabila niyang mga hita. Damn, why this pussy is so clean? Are you shaving it? Tanong nito habang pinaglaruan ng daliri nito ang munting malaman sa gitna ng pagkababae niya. Nagulat siya nang bigla rin ito iyong amuyin. At dahan-dahan ito iyong sinayaran ng mainit nitong dila. Halos mapakapit naman siya sa ulo nito. Pinipigilan niyang umungol dahil nasa kabilang kwarto lang ang anak at kapatid niya. I wanna make you mine every day, wife. At mabilis na sinupsok ang pagkababae niya na parang humihigop ng sabaw. Mabilis naman niyang natakpa ng dalawang mga kamay ang bibig niya para mapigilan ng pagkawala ng malakas na ungol. Warren, nagpapadala na naman ako sa init ng mga haplos mo. Mariing bulong niya sa sarili.